Hello mga kaibigan, mga service. Mayroon tayo may upload ngayon tungkol po sa pinsan ko na yumao kailan lang nung nakarang buwan, nung December. Nagpaparamdam siya sa akin. Thank you, pinsan. At akong napili mo. So yan mga kaibigan, sishare ko yung karanasan na yun. Pambihira kasi. Okay, intro muna. Service, mga kaibigan, Victor Gilburion at your service. Mga kaibigan, mayroon akong isishare na matching kwento sa aking mga tagapanood, mga kaibigan, mga ka-service. Kasi bibihira lang kasi ito eh. Nung nakaraan lang nangyari dito sa akin, tapos ngayon may nangyari ulit. Di ko alam kung sa akin sila lumalapit, sa akin sila nagpaparamdam. Eh wala, ganun. Sa akin talaga eh. Kasi mga kaibigan, mga kaserbe, ngayon lang eh. Bago ako maligo mga kaibigan, ngayong araw lang, mga alas 4 pasado, hindi na umidlip na ako kasi panggabi ako sa duty ko, panggabi eh. Hindi umidlip ako. Tapos tamantama nung medyo nakaidlip ko ng konti, biglang pumasok sa panaginip ko. Panaginip ko na naman. Dati kasi yung nagpapanaginip sa akin, yung nanay ko. Sa mga kaibigan, matagal nang patay yung nanay ko eh, mga ilang taon na eh. So ngayon, mga kaibigan, nung nagpaparamdam naman sa akin, yung ngayon bago lang, yung pinsan ko, na kamamatay lang niya noong December, tapos nga, nag-usap-usap kami, mga kamag-anak, wala talaga daw, walang paramdam, yung mga dalawang anak niya, yung asawa niya, tinanong ko, walang paramdam. Tapos ganun din daw sa probinsya, wala ding, paramdam yung pinsan ko. So ngayon lang hapon, medyo bitin nga ako sa tulog kasi nga na libang ako sa cellphone, nakabros-bros na yung cellphone. So yun, nung umidlip ako, mga 4, maya-maya, napagigil ko, maya-maya ako, hindi. Biglang pumasok siya sa isip ko eh. Hindi ko alam kung nagbalik lang yung dati yung kabataan namin. Para kasi yung tema, yung kabataan pa namin, naglaro kami ng basketball eh. Dati kasi, mga kaibigan, nung parehas na kami nandito sa Maynila, minsan kasi nagkasabay kaming umuwi. So pagdating doon sa probinsya, naglaro kami ng basketball. Limahan yun eh. Tapos ang kalaban namin, yung taga lapit barangay lang din namin. Yung nangyari nga doon, muntik mag-away kasi nga yung bantayan, dikitan talaga, hindi pa susyutin talaga eh. Physical na talaga yung laro. So parang gano'n, anong balik? Dati kasi, maluko yun eh. Pag naglalaro kami, kunyari, ipapasa sa akin yung bola pero hindi niya itutuloy. Mga piki-piki lang. Kasi ang laro nun mga kaibigan talaga, spotter yun, jump shot, tapos minsan, nagda-drive din yun. Lili-up din yung minsan, kaya yun, ginagawa niya yun. So nangyari doon sa panaginip ko, hindi siya nag-spot eh. Hindi siya nag-jump shot. Ginawa niya, pinilit niya, parang dating laro namin nung umuwi kami sa probinsya sabay na pwersahan, pinwersa niya yung ilulusot yung bola papunta sa ring. Yun nga lang mga kaibigan, nung paglusot niya, pinwersa niya,
nakalusot siya, mga kaibigan. So, nung paglusot niya, pinasa niya sa akin yung bula ni Insan Rene. Pinasa niya sa akin. Tapos, nakita ko, papunta, takbo niya, papunta sa ring eh. Binalik ko kagad sa kanya yung bula para makadiretsya, diretsyo na mag-layup. So, nangyari, mga kaibigan, nakuha niya yung bula. Nung pagbalik ko, nakuha niya yung bula. Kaso, hindi na niya naitira ng maayos, mga kaibigan. Hindi na niya naitira ng maayos sa ring kasi yung pala, yung takbo niya na yun, nasaktan na pala siya. Hindi ko alam, mga kaibigan, sa panaginip ko kung natuhod siya o sinikmuraan siya. Humawak lang siya dito sa bandang tiyan eh. Hindi ko alam kung nabayagan. Basta humawak siya ng ganun. Tapos yumuko na, mga kaibigan. Pag yumuko niya, sabay, nawala naman kaagad dun sa panaginip. So, ang tagal ng panaginip, kung mga wala pang isang minuto, kaibigan, bilis, napakabilis. So, nahirapan ako ngayon intindihin, mga kaibigan, kung anong mensahe niya sa akin, nung nagparamdam siya sa akin, kung anong mensahe niya dahil naglalaro kami ng basketball eh, tapos pinasa niya sa akin, nakita ko, papunta siya sa ring, yung takbo, kaya binalik ko sa kanya para mailiyap na niya. Eh, may surbol din yung saliapan. Ang problema, mga kaibigan, hindi na niya mailiyak na maayos gawa ng nasaktan na pala siya. Tapos, sabay na wala na yung panaginip. Nagising naman ako. So, napaka-iksi eh. Napaka-iksi yung panaginip. Pero may parang may message. Mahirap nga lang intindihin gawa nung napaka-iksi. So, Insan, masabi ko sa iyo, Insan rin eh, sana, ang hiling ko lang naman kay Lord na dalhin ka ni Lord sa kanyang paraiso. Sana, nasa paraiso ka ni Lord Jesus Christ, Insan. Yun nga lang, Insan, bitin ako sa mensahe mo, Insan eh, kasi napaka-iksi eh. Pero, nagpasalamat pa rin ako na sa akin ka nagparamdam. Di ko lang alam, ang hinala ko parang ako pa lang ang una mong tao na sa akin ka nagparamdam mula nung ikaw ay yumao. So maraming salamat din sana at sa akin ka nagparamdam. Yun nga lang, sobrang iksi. Pero kahit pa paano, mayroon pa rin message. So Insan, naipangako ko naman yan nung mga naunang vlog ko, Insan, na excuse me po, hanggat kaya ko, Insan, hanggat mayroon ako, Insan, may tutulong ako, tutulong dun sa dalawa mong anak, Insan, na naiwan, Insan. Pangako yan, Insan. Hanggat mayroon ako, Insan, hindi ko pababayaan yung anak mo, Insan. Tutulungan ko sila hanggat mayroon na ako, Insan. Alam mo naman eh, dati pa eh. So yun ang pagkakaintindi ko. Yun nga lang, nabitin ako, napaka-iksi. Yung pagpaparamdam mo sa akin, napaka-iksi. Pero masaya na rin at the same time kasi gusto ko talagang magparamdam ka sa akin, Insan eh. Lahat ng kamag-anak natin eh, ginusto nila magparamdam sa'yo eh. Pero sa akin mo napili na magparamdam. So, thank you. Salamat din siyan. Yun lang. Yung pagkaintindi ko na yung naiwan mong dalawang anak, siguro, sana tulungan ko sila. Oo naman din siyan. Kamag-anak ko yan din siyan eh. Pamangkin ko yan eh. Hindi ko yung pababayaan din siyan. Hanggat meron lang ako din siyan. Meron akong may tutulong. Hanggat meron akong may tutulong din siyan, tutulong ako. So, yun yung pangako ko sa'yo. So, nagpasalamat ako. Kasi nga, sa akin ka nagparamdam. Marami kaming gustong maramdaman ka, pero alam ko, parang wala. Sila, mga anak mo, mga asawa mo, wala. Yung magulang mo sa probinsya, yung mga kapatid mo, wala daw eh.
Kaya yun sa akin muna piling magparamdam. Thank you diyan. So mga kaibigan, mga ka-service, di ko lang alam eh kung bakit nung nakaraan lang eh yung nanay naman yung kinausap niya ako sa panaginip ko, mga kaibigan. Matagal na yung patay yung nanay ko, mga kaibigan. Ito namang pumasok na naman sa panaginip ko ngayon lang, bago lang, December lang namatay, mga kaibigan, mga ka-service. So, nagpapasalamat ako dahil yung mga yumao napapanaginipan ko sila. Yung mga ko, may mga mensahe siguro. Ibig sabihin, sana pag nagpaparamdam sila akin, maiintindihan ko yung mga message nila, yung ibig nilang sabihin. Yung ano lang, yung 2020 lang, sagsagan ng ano, pagpasok ng 2020, ang lagi namang nagpapanaginip sa akin, yung lula ko. Yun, halos buwan-buwan yun eh. Minsan pa nga, sa isang buwan, dalawang bisis. Napakabait kasi nung lola ko na yun. Madasalin. Ako, may konting madasalin din konti. Kaya siguro sa akin sila nagpaparamdam. Wala eh. Sa mga anak niya, wala eh. Oo, mga kaibigan, mga kaservice, mga anak niya, wala. Hindi ko narinig na nagkwento na naginip sila. Wala. Sa akin talaga, kaibigan. Hindi ko lang alam kung sa akin yung lula ko na yun nagpaparamdam. Madalas talaga. Minsan nga, sa isang buwan, dalawang beses pa. Ang hindi lang talaga, yung lulo ko kasi malupit yun eh. Hindi yun, tingin pa lang nun, matakot ka na eh. Bibihira lang, pero pakuan-kuan lang. Si lula talaga, yun. Yung tatay ko rin. Meron minsan yung tatay ko. Kaso hindi talaga yung parang siyang parang papasok tas bigla mawala lang din. Hindi yung nakipagkwentuhan sa akin talaga. So yun mga kaibigan, papasalamat ako na ako yung pinili nila na sa akin sila magparamdam. Okay lang sa akin yun. At least pag mayroon silang sasabihin, kahit hindi nila sasabihin ng diretsahan yan, kahit pa paano may hubad naman tayo dyan. So yun mga kaibigan, yun lang yung konting kwento na may share ko ngayon. Hindi po ito joke, hindi po ito pampatawa, totoong pangyayari po ito. Nagpapasalamat nga ako sa pinsan ko na ako yung napili niya sa aking pagparamdam. Yun nga lang, insan, napaka-ishi eh. Sana sa susunod din siya, habaan naman natin, magkwentuhan naman tayo, insan. So yun mga kaibigan, mga ka-service, vlog ko ngayon yung konting karanasan. Nais ko lang ma-share kasi kakaiba eh. So yun nga, salamat ako na nagparamdam sa akin yung pinsan ko at nang meron ako may vlog ngayon. So yun mga ka-service, mga kaibigan, maraming salamat sa mga sumasabay-bay sa akin, sa mga vlog ko eh, maraming salamat mga kaibigan, mga ka-service. So stay safe. Dahil ewan ko pa, nag-a-upgrade daw yung kalaban na yan na hindi na nakikita. Nag-a-upgrade pa. So yun mga kaibigan, mga ka-service, stay safe. Sana gabayan lang tayo lagi ni Lord. Huwag tayong ipahitulot sa tukso at iadya niya tayo sa lahat ng masama. So yun mga kaibigan. So tapos na yung vlog ko mga kaibigan. Thank you insan. Naka-vlog ako ngayon. So maraming salamat. Bye-bye.